para po sa ating mga batang Maynila, no, na kung saan ay meron kaming importanteng update na matagal na rin naman nating hinihintay dahil ito po ay ginawa natin na aksyon na about more than a month ago, no? At mapalad tayo, narito na sa atin. Itong Molnupiravir. Oh, yeah, may update tayo diyan. But for now, mga kababayan, please, if you are watching sa mga OFW, immigrant, at mga taga Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon, at Metro Manila, na may mga kaanak sa Maynila, ay please share this broadcast to them. Nang sa ganoon, ma-update natin sila sa nangyari ngayong araw na ito para sa mga darating nating buhay, I mean, araw, pamumuhay natin sa loob ng pandemyang ito sapagkat meron tayong bagong gamot, no, na napatunayan ng mga siyentipiko na ito ay mabisang gamot sa mga COVID patient, lalo na sa umpisa pa lamang ng impeksyon. Now, with that, please stay tuned. This is going to be quick. And again, to reach as many people as possible so that they're going to be properly informed, no? Ma-update sila. Please do share the broadcast. Now, mga kababayan, unahin ko muna ang ating COVID situation. 13 lamang po ang na-impact o confirmed infected sa ating syudad ngayong araw na ito. At salamat sa Diyos, 30 po ay gumaling na at ligtas na sa tiyak na kapahamakan dulot ng impeksyon ng COVID-19. Next time po, mag-ingat po kayo. And I hope doon po sa 30 na kababayan natin, ay please do share your experience sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kung paano tayo na-impeksyon, nang ito'y kapulutan ng aral na para wag nang ma-impeksyon ang inyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. At lalong salamat sa Diyos, muli, wala na naman pong naitala ang ating mga ospital na namatay o nasawi sa COVID-19. At maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat hopefully magtuloy-tuloy itong pagiging maayos na sitwasyon, particular sa impeksyon ng COVID-19. Ngunit, mga kababayan, pinaalala ko lang ha, meron pa rin COVID infection. Kaya kailangan pa rin natin magdisiplina. At ang gusto ko po, more than yung kayo'y pinaalalahan ng gobyerno, yung kayo'y magkusa. Yung kusang disiplina mahalaga. So muli, ayan po ang ating COVID infection today. At nasa 176,471 naman po ang nabigyan na ng serbisyong libreng RT-PCR swab testing. At mananatiling libre yan. Huwag na kayong magamba o mag-alala. Baka kayo na-infeksyon o na-expose pero ayaw ninyo magpa-test kasi may bayad sa iba't ibang lugar. Sa Maynila po, dito sa atin ay libre. At mananatiling libre yan hanggat kaya natin. Ha? Kaya anytime sa ating anin na ospital, magpa-swab kayo. Or sa drive-thru sa Luneta. Meron din tayong drive-thru. Bukod sa vaccination drive-thru, meron din tayong drive-thru sa testing. Nasa 17% po ang ating occupancy rate sa ating anim na ospital at 12% naman po ang occupancy rate ng ating Manila COVID-19 field hospital at 0% naman po sa ating mga quarantine facility. Now, mga kababayan, nais kong ipaabot sa inyo. Salamat sa payo ni Vice Mayor Hani Lacuna at ni Doc Willie na nabalitaan nila na may isang gamot na natagpuan o nadiskubre, no, ang mga siyentipiko na makatutulong sa mga pasyente ng COVID-19. Ito po ay isang kapsulada o isang oral medication na maraming doktor na naniniwala, plus of course science will agree with it, na ito ay makakatulong para mailigtas, madagdagan ng tulong sa proteksyon sa kalusugan ang ating mga COVID patient. Dumating na po yung ating in-order last month, no? Ito po ay tangan-tangan na natin, no? Ang gamot na Molnupiravir. Molnupiravir. Masasanay din po ako, parang to sili sumab lang yan. Dati ang hirap bigkasin. Opo. Dumating po ang ating order na 40,000 capsule.
or tablet, no? Na siyang pwede magamit ng mga batang Maynila o nung sino mang may sakit sa COVID-19. Now, yan po ang good news sa ating mga batang Maynila. 40,000. Now, marahil kayo nanonood at nagtatanong, Yorme, paano namin yan ma-avail kung sakaling meron akong kamag-anak, kakilala, kaibigan, o kapamilya na na-impeksyon ng COVID? Okay. Una, allowed na po ang siyudad ng Maynila, no? Nakamit natin, binigyan po tayo ng FDA, no? Ang ating pong ospital, Santa Ana Hospital. Nasa inyo pong mga screen, no? Yung Compassionate Special Permit. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Maaari pong may pambili tayo, pero wala naman tayong mabilihan kasi yung nagdi-disburse ng gamot ay wala pong CSP. Opo, maaari pong kwento-kwento lamang, pero ang importante po, kasi ito ay produkto na kailangan dumaan sa FDA. At ang magdi-disburse po ng gamot ay mga ospital na kung saan meron naman o silang CSP. No? Importante po yan kasi yan po yung ginawa natin sa Remdesivir at saka sa Tocilizumab. At yan din naman ang ginagawa ng ibang ospital. Opo. At binigyan tayo ng FDA ng 200 milligram Molnupiravir treatment for COVID for 200,000 capsule. Opo. Yan ang good news. Ibig sabihin, pag naubos natin yung 40,000 na binili natin, ay pwede pa tayong bumili anytime. No? Sana lamang, hindi na nga magamit. Pero ano't anong mangyari, katulad ng mga ginawang pag-aagap, pagiging maagap ng inyong pamahalang lungsod, nung nakabili tayo, hindi masyado nagagamit, nung nagkaroon ng surge ng COVID, gamit natin yung gamot na Remdesivir at Tocilizumab. At salamat sa Diyos naman at marami naman nung nabuhay. Meron din ilang nasawi pero maraming nabuhay dahil sa mga gamot na yon. At itong bagong gamot, Molnupiravir. Opo. Kaya yan ang good news para sa inyo mga batang Maynila. Tanong, Yorme, paano namin ma-acquire? Please save this screen habang kayo nanonood at para ma-share po ninyo. Ha? Maaari po kayo magdala. Ito po, ito lang po ang dadali nyo. Prescription for the required medicine. Ito po yung galing sa doktor. RT-PCR positive result. Yan. Sabihin yung resulta ng inyong test. Photocopy of any valid ID of the patient or representative. Usually naman yung representative. Tanong, magkano? Magkano po yung Molnupiravir? Sagot po, libre. Opo. Pagkakaloob namin sa inyo ng libre, basta kukunin nyo lamang po itong 1, 2, 3. Yan lang po yun. Wala na pong iba. Libre po yan. Katulad sa Remdesivir, Tocilizumab, at itong bagong Molnupiravir. Ayun. Yorme, hindi kami taga Maynila. Pwede ba kaming makakuha? Kung buhay ang pag-uusapan, ang Maynila po, since day one ng pandemya, ay pinipilit yakapin ang kahit sino. Opo, ang importante, mabuhay kayo. Ang importante, makaligtas kayo. Bagay na aming pinagpapasalamat naman kapag hindi namin masyadong nagagamit. Ibig sabihin, malulusog ang mga batang Maynila. Ngunit, alam din natin na ito ay pandemya. It's a universal problem, so the policy is inclusive. Yakapin natin hanggang kaya natin yakapin. Kayo ay makipagtulungan lamang, makipagbigay alam sa aming Manila Health Department, headed by Doc Pox Pangan, at yung kanyang assistant na Dr. Ed Santos. Or, kayo po ay magpunta sa Santa Ana Hospital headed by
Doktora, Direktor Doktora Grace Padilla. Apo. Libre, wala pong yadba. Ha? Walang yadba toys. So yan po mga kababayan, ang importanteng announcement natin na kung mayroong mga doktor ding nanonood, katulad ng ginawa nyo dati, no, pinadadala nyo sila sa amin, welcome po kayo. Sa mga doktor na nanonood, other medical frontliners, kung kayo po yung nanonood, please share this to your patient. Basta unahin natin, mabuhay muna ang tao. May ligtas natin ang bawat tao. Ayan po. So I'm happy for you, mga batang Maynila, meron na po tayong dumating. Nagamot, dagdag na gamot para maligtas ang bawat tao na infeksyon ng COVID-19. Now, with regard